Alright guys, and welcome back to my channel. Okay, so update lang as of May 21, 7:30 PM. So ito na yung level ko, level 53. Tapos yung PS ko, or ano bang tawag dyan, BP, battle points, power score, kung ano bang tawag dyan, 40,807. So as a free to play player, medyo average na rin to. And click lang natin yung ranking, medyo bumaba tayo lods kasi mukhang marami yung ano. Mukhang marami yung nag-top up. Yan, tingnan natin. Oh, 170 pala tayo. So, malakas pa rin yung top 1 dito na Vermillion Archer, nasa 78 to. Tapos ang PS niya, hindi ko makita yung PS. Anyway. So, level 78 na, for more on rare now. Mas tas S-Class 9. Okay, so update lang guys, and pakita ko lang sa inyo kung ano yung build ko. So, punta tayo sa stats mismo. Okay, sa skills muna tayo. So, ang skills ko guys, kasi may nag-request din ito. Ang skills ko is wala akong ballistas. There will be no more ballistas skill on this Vermillion Archer. So, I am more on passive skills kasi as you can see here, meron akong ayan. So, meron akong nagastos na skill points around 30. Tapos, dito sa common passive skill is 2. So, dito sa class passive skill, ang pinapriority ko yung crit chance. Kasi guys, ang hirap pataasin ng crit chance. Isipin nyo, 2.80. Tapos, 0.20 lang madadagdag. Tapos, 5 skill point ang magagastos mo. Pero guys, hindi lang yan ano. Kasi, itong build ko kasi is more on late game to. So, mas mataas yung crit chance, the more the higher crit chance you have is the higher din yung output ng crit attack damage nyo or crit damage ninyo. Okay, so as you can see here na class passive skill ko is nasa 30 lang. I mean 30 na. And then common passive skill 2, and then sa active skill ko is the 12 skill nitong spear and feather. Tapos 8 skill book on raging thunder and killing combo for 2 skill points. The rest wala pa. So hindi tayo mag-great ballista, so hindi natin kukunin to, but to more on na is spear and feather tayo, raging thunder tapos killing combo. Doon tatlo na to. Medyo matagal-tagal pa yan. So kailangan nyo required yung reaches ano level 10 yung raging thunder. So dapat ito okay na to, 12. Kasi ang required dito spear feather is ito, level 10. So kailangan nyo level 10, level 10, level 10 para ma-enhance nyo tong tatlo na to. Okay, so yun lang. So bali, spear feather, raging thunder, level up na natin to hanggang 10. Okay, so dito naman pwede rin hanggang 10. O diba? And then yung stats ko pala, I mean, pakita ko na rin yung stats ko. Punta tayo dito sa, teka lang, ito. Tapos, stat point. Okay, so makikita nyo, ang crit chance ko is nasa 9.97%. So, pag umabot to ng 20, napakalakas nyo na lads. Kumbaga, yung crit na lalabas sa yung tiran nyo is siguro dadalas na. Sa apat na basic attack siguro merong tatlo or dalawang crit ang lalabas. I mean yung crit damage. Tapos yung attack speed ko is 110. So sabi ko nga sa inyo, parang Ragnarok din. Paano kung umabot sa 180 attack speed? So kung mapapansin nyo guys, kung naglaro kayo ng Ragnarok M Eternal Love, siguro ganun yung attack speed niya. Ganun kabilis yung attack speed niya kapag 180 na. Alam nyo na guys, mga player ng Ragnarok, alam nyo yun kung gaano kabilis yung 180 attack speed. Pero mukhang malabo yun. So, dito muna tayo. 110. Move speed, 100. CD reduction, wala pa. Bonus damage, 100. HP drain. Ito yung gusto ko, Lods. Yung may lifesteal. Hindi ko alam saan pwedeng kunin tong HP drain. Siguro, dito yun sa, ano, sa crafting. And then, punta tayo sa Vermillion. Itong Vads Rasaki set. As you can see, guys, ayan, makikita nyo, may life attack siya eh, 10%. So siguro, I'm not sure guys, please correct me if I'm wrong, kung itong life attack is life drain. What do you think guys? So parang life stealer siya, lods. Angas, di ba?
So, malabo natin makuha to, matagal pa. Okay, so dito muna tayo sa Warlord set. Yan, may attack siya 8%, crit damage 20, tas crit chance 10%, sakit. Tas yung set ko pala ngayon guys, as of now is, ayan. So, inuna ko yung, mapapansin nyo, apat na green ako. Apat na fire dragon set yan. Ayan, apat. Okay din naman kung apat guys. Kasi meron din namang ano, attack 3% tapos HP. Yun nga lang, yung attack speed mo is bababa ng 1%. Pero goods pa rin yan kasi 1% lang naman. Ang importante, 2 set ang meron ka. Ayun, set 4 HP plus 3,000. Although, hindi gaano kailangan ni Archer yung HP. Pero goods pa rin naman yan kasi set din naman na yun. HP 2,000. Kumbaga, pang sustain din ang ano yung lodge. Survival, ano. Para hindi kayo mamatay agad. So, okay din naman to. Depende sa inyo kung gusto nyo 6 set. Pwede rin attack speed. Pero 1.80% lang. Pero ang bahala ko dito, gawin kong 6 set to. Ito, gawin kong 6 set. So, sa ngayon, wala pa siya nakukuha. Yeah, ito lang. Yan, kung makikita nyo, A, grade A, B, AA, AA, tapos tatlong B. So, malapit na lods. Konti na lang, ma-AA na natin lahat. Yung iba dito, nakuha ko lang yun sa dungeon, tapos sa mga raid. Yun, may raid din kasi dito, guys. So, yun lang. And ano pa ba ang i-explain ko? Tapos ito lang naman yung mga item ko. Yan. Ito din. Tsaka ito. Tapos. Yan. Ito lang yung mga skill, mga items ko. 10 yung aspect gear ko is ito pa rin. Ito yung libre. Ayan. So free to play lang tayo lods. Wala pa tayong ginastos dito. And. So, complete na pala dito. So, yun lang. Kung may mga tanong kayo, guys, kung anong gusto nyong suggestion about sa 4 Gods content, eh, comment na lang sa baba. So, sa ngayon kasi, ina-update ko lang kayo. Alam ko naman na wala kayong paki. Pero, ina-update ko lang. Para yung progress ng free-to-play is nangingibabaw pa rin. Okay, so, huwag kayong mawala ng pag-asa mga free-to-play player. Kasi, kahit na wala tayong ginastos, ang ranking natin is nasa 171 pa naman. Okay, goods pa rin naman yun. So, tamang level lang muna tayo dito. Tama sa gilid. At saka guys, huwag nyong kalimutan yung mission na to. Itong benefit, tapos story DFG. So, kailangan nyo matapos yun every day. Kasi daily meron yan. So, bukas day 4, makukuha na naman natin yung panibagong quest. So, kailangan makuha nyo yun guys. Tapos, everyday makukuha kayo ng isang ticket. Yan, day 1, day 2, day 3. Tapos, saan gagamitin yung ticket? Dito sa spinning, ayan, sa event. Tapos, spinning, wheel of enchantment, lahat, growth, stone. Pero, para sa akin, ang pinaka the best dito na kunin ito. Ito, lads. So, ipunin ko yan. I-roll natin yan ng maramihan. So, sa ngayon, meron pa tayong 6. So, yun lang naman. And kung may mga tanong kayo guys tungkol sa laro na to, sa character. Regarding lang sa Vermillion Archer ha, any class, so wala akong idea dun lods kasi hindi ko pa nalaro. So, kung may question kayo tungkol sa Vermillion Archer, i-comment yan lang sa baba, okay? So, yun lang guys, and once again, thank you for watching, and don't forget to subscribe. Click the notification bell, and see you on my next video guys. Paalam! Bye-bye!